Ika-anim ng Pebrero, Miyerkules, ang paggunita kay San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Di ba't siya ang karpintero? Ang anak ni Maria at kapatid ni na Jaime, Jose, Simon at Judas? Di ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan at sambahayan, hinahamak ang isang propeta. At wala siyang ginawang himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa at bulag sila tungkol sa kanya. Kitang-kita ng mga tao ang mga kababalaghan at mga himalang nagagawa ni Jesus. Hindi nila maitatangging namamangha sila sa kanyang karunungan, pero hanggang sa paghanga lang sila. Hindi na sila umabot sa pagtanggap na ang mga hindi pangkaraniwang bagay na nagagawa ni Jesus ay nagmumula sa Diyos. Hindi nila maisip yun dahil nga kilala nila si Jesus na isa lang sa kanila kaya imposibleng maiba siya sa kanila. Karaniwang tao lang sila. Karaniwang tao lang din si Jesus. Totoo ngang bulag sila tungkol sa kanya. Kaya hindi nila nakikita na Diyos ang nagsasalita at kumikilo sa katauhan ni Jesus. Hindi sila sumasampalataya na sumasa kanya ang Diyos kaya nga at wala siyang ginawang himala roon. Nagbubunga ng himala ang pananampalataya ng tao at hindi dapat maghimala muna para magbunga ito ng pananampalataya ng tao. Pagsasagawa, madalas, hindi lantado hayagan ang pagkilos ni Jesus sa ating buhay. Hindi rin natin siya maririnig na nagsasalita ngayon kung paano siyang narinig ng mga alagad niya at iba pang mga tao noon. Pero gamit ang mata at tenga ng pananampalataya, tiyak na maririnig mo ang mahiwagang tinig at makikita mo ang mahiwagang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo.